ang pinakamahirap sa pagiging isang boksingero ay yung lalabang ka ng may dinadala kang problema sa buhay. Yung tipong halos hindi ka na makapag-focus sa dapat na gawin mo para sa darating na laban. At doon ay masusukat kung gaano katatag ang isang mandirigma na harapin ang lahat ng hamon sa kabila ng kanyang mga laban sa ibabaw ng lona. At nagre-resulta pa rin ng tagumpay ang mandirigmang pasang-pasal, ang pinakamabigat na hamon sa kanyang buhay. Taong 2012, Pebrero o Gis, nang dumayo ang ating pambato sa baluarte ng kanyang kalaban para agawin ang titulong IBF Interim World Flyweight Title sa veteranong Argentinian boxer na si Luis Lazarte. Si Luis Lazarte ay isang kilalang boksingero sa naturang bansa at maraming tagahanga ang dumalo sa kanilang laban para saksihan bugbugin ang dayong si Johnriel Casimero. At syempre para i-cheers nila ang kanilang iniidolong si Luis Lazarte. Hindi lingit sa kaalaman ng lahat ang Johnriel Casimero na tutungtong sa ibabaw ng lona para banggain ang kanilang kampiyon na pinagmamalaki ay may dinaramdam sa kanyang dibdib dahil aakyat siya ng lona na nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang kapatid. Lumalaban ako na patay yung kapatid ko. Yun, mahirap tanggapin yun para sa akin na lalaban ako. Ngunit sa halip na magpadala sa kanyang bigat na nararamdaman ay lumaban pa rin ang buong puso ang dayong Pilipino nang walang takot na sinagupa ang kampiyon ng Argentina. Pero sadyang hindi madali para sa ating pambato ang kanyang pinagdaraanan noong mga panahon na iyon. At natapat pa siya sa isang napakaruming maglarong boksingero. Pero hindi niya ito ininda, bagkus ay mas lalo pa niyang ginalingan na makipaglaban at pinamukha sa harapan ng mga kalahi ng kanyang katunggali na hindi basta-basta padadaig ang mga dugong Pilipino pagdating sa palakasan. Ngunit may mga pangyayaring hindi inaasahan, lalo na ang ating kababayan. Unang beses ito nangyari sa buong karera ni Johnriel Casimero. Ang inaakala nilang isang maganda at umaatikabong laban ay nauwi sa isang nakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, kung bago ka pa lamang ay pakipindot ng subscribe button at siguraduhing naka-on ang notification bell para palagi kang updated sa mga umaatikabong mga videos tulad nito. Esta pareja, más allá que haya pasado la mitad de la pelea. ¿Por qué? Porque siempre he dado la pelea. Tienen que pelear lo mismo, hay que tener valentía y agachar. Umpisa pa lamang ay napaka-agresibo na agad ni Luis Lazarte. Atake na ng atake kaagad kay Johnriel Casimero na parabang gusto na niyang tapusin agad ang ating pambato. Hindi pa man masyado nakakausad ng laban ay nagkakainitan ng dalawa. Kapwa sila parehas may reklamo sa referee. Toda la pelea ha sido así, eh. Toda la pelea. Grabe ang acting netong Argentinian boxer na akala mo'y tinamaan ng matindi sa kanyang maselang parte. Tila sinulit neto ang pagpapahinga ng kanyang oras na parabang ayaw nang ituloy ang laban. Gusto na lamang matulog sa kanilang tahanan. Parang dito nag-ugat ang galit ng mga fans sa mga acting netong matandang Argentinian. Ngayon pinagpatuloy na muli ang laban ay patuloy pa rin ang maduming laro ng Argentinian boxer ng pagsuntok sa likuran ng ulo ni Casimero. Ang kinagagalit ng Argentinian boxer ay parang hindi siya makatama ng maayos kay Casimero
pero siya ay nahahagip ng mga kombinasyon ng ating pambato. The gift of life is never more. Casimero con izquierda, la Santa que lo está esperando. Derecha de Casimero, lo está pidiendo con izquierda. Inireklamo ni Casimero dito na sa tuwing sumusugod ang kalaban ay inuuna niya ang ulo na sadyang napakadelikado ng ganong taktika. Dahil sa sinuntok na naman si Casimero sa likod ng kanyang ulo ay ginantihan niya rin ito ng pagsuntok sa batok. Sadyang hindi talaga makatama na maayos ang Argentinian boxer, kaya naman napipiko na ito kay Johnriel Casimero. Sa pagkakataong ito ay nagpatama na magagandang kombinasyon si Johnriel Casimero na nagpatumba kay Luis Lazarte. Nakabangon pa naman ito pero tila may nirereklamo siya sa kanyang batok. Pero ipinagpatuloy pa rin ang laban at hindi pinansin ng referee. Dito ay inararo na siya ni Johnriel Casimero ng mga suntok. Na-save by the bell ang Argentinian. Pero mukhang grogi itong bumabalik sa kanyang corner. Para que nos diga de las formas en las que se debe fallar. Pero más allá de esto, el árbitro fue lento. Si usted se pone y revisa, el árbitro ha contado muy lentamente las dos cuentas. Está bien que nos favorezca, no voy a decir que no, pero bueno, son estas cosas que pasan. Tila pinag-iisipan ng kanyang corner kung isusuko na nila ang laban o magre-reklamo sa referee. La campana no salva la cuenta de protección. 10 para Casimero, 7 para Lazarte. Sa pagpasok ng round ay ikinumpas na ng referee hudyat na pwede na silang maglaban. Ngunit si Casimero sumugod at si Lazarte ay wala pa sa sarili. Nakakapagtaka na inawat ng referee. Atensyon, sonó la campana, lo va a buscar Casimero. At sa pagpapatuloy ng laban ay natumba na naman ang pambato ng Argentinian. Is the music of our sphere. The gift of life is never more for us. At ang Argentinian ay tila wala nang magawa kundi ang yumakap sa ating pambato. Dito ay parang gusto nang makipag-wrestling ng Argentinian. Dahil sa mga patama ni Casimero ay nawawala na siya sa wisyo. Dito ay paunti-unti nang nilalaban ni Johnriel ang Argentinian na hindi na masyadong makabato ng suntok. At tuluyan na ngang inawat ng referee. At dito na magsisimula ang bangungot ng kampo ni Johnriel Casimero. Victoria del Filipino por nocaut técnico en el undécimo round, en el décimo round, y se queda con el título interino mini mosca de la FIP. Unti-unti nang umuulan ng mga bato, ng mga bote at kung ano-ano pa na nanggaling sa mga fan dahil sa galit sa ating pambato na tinalo ang kanilang iniidolo. Termino con la resistencia de Luisito Lazarte, nuevo campeón del mundo interino de la FIP mini mosca. Es el filipino Johnriel Casimero, acá en Mar del Plata. Epa, vuela una silla, ¿qué les pasa, muchachos? Seamos buenos perdedores. Nung mapunan nila na tila hindi na maawat ang mga tao, ay agaran na siyang pinrotektahan ni Sean Gibbons at ng kanyang coach na si Nonoy Neri. Una vergüenza lo que está pasando. Una vergüenza.
Una vergüenza. At hindi na nga mapigilan ng mga tao, ultimo ang mga coach ni Luis Lazarte ay nakisali sa pambubugbog. Ito es una vergüenza, Ang ibang mga empleyado sa nasabing event ay unti-unti nilang nilalabas ang grupo ni Casimero at itinatago sa ilalim ng ring. Matapos sa mga gulong pangyayari na naganap sa event ng Argentina ay agarang sumulat ang International Boxing Federation sa Argentina Boxing Federation para ipalamang habang buhay na hindi pwedeng lumahok sa kahit na anong palaro ng IBF si Luis Lazarte. Nag-ugat daw ang galit ng kampo ni Lazarte nang bawasan ng puntos ang Argentinian boxer sa round 6 at nagsalita ng isang pagbabanta sa referee na narinig pa sa telecast na hindi katanggap-tanggap at hindi daw ito kukonsintihin ng IBF. Matindi talaga ang pinagdaanan ni Johnriel Casimero noong mga oras na yon. Namatayan na ng kapatid, nabugbog pa sa lugar ng kanyang kalaban. Ngunit lahat ng ito ay nalagpasan ng angas ng Pinas at nagpatuloy sa kanyang karera at ngayon ay kasalukuyang kampiyon sa tatlong magkakaibang dibisyon. Kung nagustuhan nyo ang video ang tapok natin ngayon, paki-like and share. Pag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito, ipaki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.